Yo! At nagbabalik si Jono Wolf ang nag-iisang feeling sikat dito sa Dubai. Yan. Ang pag-uusapan natin ngayong araw is maunin, Mike. Ang pag-uusapan natin ngayong araw is the rise of the vloggers. Yun. Because kahapon, habang nag-Facebook ako, may nakita ako na post ng isang kaibigan ko sa Facebook. Never ko pa siyang na-meet in person, pero nakikita ko yung mga ano niya, yung mga gawa niya at yung mga awards niya. Isa siya sa 100 most influential Filipino creature here in Dubai. Director din siya, filmmaker. Yun. Hindi ko nababanggit yung pangalan niya. Tago natin sa pangalan Patrick. Tapos, yun. Nung binabasa ko yung mga comment, natawa ko eh. Parang ang dami nasaktan. Ang dami umiyak. yung sinabi lang naman ng tao is, the rise of the vloggers, Diyos me, magpabayad kayo. So, nung nabasa ko yun, so from veteran director at filmmaker, why not, di ba? Napakagandang payo nun. Napakagandang advice galing sa isang filmmaker at saka director na may pinatunayan na. Di ba? So, nung binasa ko yung comment, daming mga ganyan-ganyan. Dahil pa nag-i-English na pamalupitan yung ibang, hindi ko na alam yung term. Hindi ko na ginugel kasi magsasayang lang ako ng panahon. Dahil hindi naman ako kikita ron. Siguro yun yung iba nasaktan dahil nga dun sa nabasa nila. Kasi pag tayong mga tao sinabi ko, di ba? Hindi mo pwede mga animal sa sandisang nakabasa. Yun, tayong mga tao, pag may nabasa tayo, tapos i-analyze natin, kukumpara natin yung sarili natin dun sa nabasa natin, tapos pag nasaktan ka, mag-react ka na para kang tanga. Hindi mo akala mo yung naawin. Hindi nga yung magkakilala ng tao, feeling ko lang eh. Di ba? Tapos mag-react ka, comment ka. Ako nag-comment ako kasi natawa ako. Tapos yung isang babae, kinomen yung pangalan ko, sabi niya gawain ko daw, eh hindi naman. Tago natin siya sa pangalang Richelle Chubbs. Tapos yun, hindi sabi niya nga, basta yun, basta tayo nasaktan. Kasi maraming mga vlogger dito sa Dubai. Yung iba, ginagawa nito ng travel vlog, yung iba ginagawa sa event, yung iba sa pagkain, yung iba sa mga restaurant, basta sa lahat, dami mga vlogger dito. Yun, ang ginagawa nila is magkakontakin nila yung mga restaurant, tapos mag-vlog sila. So, ex-deal, maybe libre. So, ibang nasaktan siguro, nasaktan sila dahil libre lang kain. Magkano ang buffet, 39 dirhams, magkano ang camera, mahal, mag-egg ka pa, mahal ang oras, di ba? So, yun nga, problema na nila yan, di ba? Kasi kung nag-vlog kayo para sa sarili mo, taka gusto nyo talagang tumulong, is hindi, masasaktan doon sa sinabi or doon sa nabasa nyo. Kasi ako, parang magandang suggestion pa, ay magandang payo para sa akin yan, magpabayad. So, next time, pag gumaling ako, magpapabayad na ako, mahal. 40 dirhams. Tapos kakain ako sa restaurant. At least hindi ako nag-vlog, nakakain pa ako ng may bayad ako. Yun! So, bakit ako nagpa-vlog? Kasi gusto kong i-document yung sarili ko habang nandito ako sa Dubai. Dahil nadala na ako sa Friendster dati na dami-dami kong kuha, film pa yon. Tapos yung camera ko, yung digital na, yung camera na maliit, tapos nilalagay lang na film. Tapos meron, nagkaroon ako ng digital na camera, may memory card na siya. Siyempre, ikaw naman, upload ko sa, Friendster. Yun, nawala. Kasi meron ng Friendster, so wala akong document ng mga akit namin sa bundok. Wala akong backup, wala akong picture. Yan. So, ngayon, pag sinabi ko na mountaineer ako, malapit ako, makita ko dun sa Mount Tararat, tsaka Mount Fuji. Walang maniniwala kasi walang may picture. So, real nilalay kasama ko, hindi ko pa nakilala iba. Kaya, wala lang.
Diba? So ngayon, ang ginawa ko, since may camera naman ako, natuto ako ng konting editing, dinocument ko yung buhay ko dito sa Dubai. So hindi ko tinitreat yung sarili ko as a vlogger. I treat myself as a documentary. Self-proclaimed. Yun. Dinocument ko yung sarili ko dito habang nandito ako sa Dubai. Pero since paalis na ako ng Dubai, tagumpay ang plano ko at tagumpay ang ginawa ko. Greatest achievement. Yun. Since paalis na ako dito sa Dubai, so ayun. Nagbunga yung ginawa kong pagbablog or pagdodocument dun sa sarili kong lifestyle dito sa Dubai, kung may lifestyle na ako. Actually, hindi naman talaga ako magbablog para dun sa, tawag ito, dun sa labas ako. Yun lang, gusto ko lang sabihin sa inyo na huwag niyong masyadong dinadamdam yung mga nababasa niyo. Di ba? Nga pala, magpapaalam na pala ako sa mga tropa ko dito sa Dubai, sa lahat ng mga naging kaibigan ko dito sa Dubai, sa lahat ng mga nakadaupang palad ko, nakadaupang paa. Nakadaupang paa ko, ito lang. Yan, nakadaupang paa ko. Maraming salamat sa inyo at naging kaibigan ko kayo. Maraming salamat at naging magkailuman tayo. Alam ko maraming nainis sa akin. Kayo mag-alala, inis din ako sa inyo. So, never ko ibababa yung sarili ko sa inyo dahil hindi naman ako tumaas. Never lumukay yung ulo ko, never umangat yung talampakan ko sa lupa. Always nakasayad yan. Time! Yun, so maraming salamat sa lahat ng mga kilala ko nga. Sa Frisbee, sa Dragon Boat, sa yung mga naging katrabaho ko, mga nakainuman ko. As in lahat ng kakilala ko dito sa Dubai. Maraming salamat sa inyo. And see you soon, somewhere. Kung bakit ako aalis, simple, hindi na ako nakahanap ng trabaho dito sa Dubai. But, hindi yung magiging hadlan to follow my dreams. I will stay positive. Dream big and I will make it happen. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Saan? At ano? Ang pangarap ko. Mali. Basta yun. Yun niya. So, first week ng July, uuwi na ako ng Pilipinas. Magkita-kita tayo dyan, mga kadabata ako sa Pinas. At kung sino man ang may gustong makipagkita sa akin dito sa Dubai, tawagan niyo lang ako sa number ko. Kung wala kayong number ko, ibig sabihin, hindi tayo close. Huwag niyo mong tawagan dahil hindi ako pupunta. Pangalawa, may Facebook ako, i-message niyo lang ako, magkita tayo, pwede tayong mag-inuman, magkape, kumain sa restaurant ng libre, pero kayo ang magbabayad. Yun lang. So, salamat po sa inyong panonood. Titigil ko na itong katarantaduhan na ito bago pa ako sumikat dahil gusto ko lang ay feeling sikat lang ako at feeling documentarian. Sige po, salamat po. At sana po ay maliwanag lang ngayon sa malabo kong pagpapaliwanag.